May kinalaman ng balang yan sa tunay mong ama. Sinalo niya ang balang para sa akin. Siya ang dahilan kung bakit humihinga pa ako. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong magiganti. Para magiganti? Kailangan kong magbago. Yun ang tadhana ko. If this R1 is 2, the square is going to be equals 2. Okay. Congratulations! Pasok ang score mo sa MIT. May permanent resident certificate ka na rin sa Texas bilang si Johnny Lee. Pero John ang American name mo. Ito ang passport at ID card mo. May iba na akong identity ngayon. Hindi lang bagong identity yan. Dapat maging bagong tao ka rin. Tatlong bagay lang ang tatandaan mo. Itatago mo kung anong tunay mong pagkatao at mamumuhay ka na isang bagong immigrant. Hindi ka magtitiwala kahit kanina at hindi ka pwede magmahal. Oras na suwayin mo ang mga yon, mababalot ng dugo ang paligid mo hanggang mamatay ka. Hindi ka pwedeng makilala ng iba. Oras na gawin mo yon, mababalot ng dugo ang paligid mo hanggang mamatay ka. Lalong lumalala ang kalagayan niya. Ngayon may pneumonia pa siya. Mahirap nang ituloy ang paggamot sa kanya. Napakalaki na kasi ng bill niya dito. Ang pera! Magagawang ko po yun ang paraan. Sigurado. Kaya please, buhayin niyo pa rin siya. Hindi ko ahayaang mamatay na lang ang papa ko. 10 taon. 10 taon na siyang gulay. Isuko mo na siya. Nagkaganyan si Papa dahil sa akin. Hindi ko siya pwedeng basta isuko. Hindi pwede. Doc, iligtas niyo siya. Iligtas niyo siya. Please, maawa kayo. Iligtas niyo ang Papa ko.
Iligtas niyo muna siya, please. Ma'am, sir, may dala po akong sengseng na bagong hangover drink para sa inyo. Namimigay po ako ngayon ng free samples para matikman nyo. Pag nagustuhan nyo, just visit our webpage. Mag-imadala po kayo ng message. Nakakatakot eh. Wala po itong side effects. Nililinis lang ito at tinatanggal ang lahat ng harmful na nainom nyo para hindi sumakit okay kayo. Okay lang, hindi namin kailangan. Subukan nyo lang po. Patuloy na natin, abala eh. Naku, salamat, sir. Eto pong sa inyo at sa inyo. Hello, si Kim Nanay to. Sandali. Ngayon na kagad? Ayoko sa ganitong lugar. Dahil sa'yo nakarating ako dito. Marami raw siyang trabaho eh. Sabi nila, bullet driver naman siya sa gabi. Driver, ano ba yung sinasabi mo? Ang gulo mo naman eh. Mag-search ka sa internet. Ba't ako tatanungin mo? Ano ba yan? Ayaw mo lang uminom? May gusto pa akong iba, bukod sa alcohol. Tara. May lagnat pa rin siya? Opo. Pag nagbago ang kondisyon niya, kontakin niyo kagad ako kahit anong oras pwede. Okay, ingat po kayo. Sumakay ka na. Ikaw yung bullet driver? Oo. Pinagmadali mo kasi akong pumunta rito. Sa Ecstasy Hotel, dun sa Dusan Intersection. Okay, no prob. Sandali! Miss Mindy! Mag-usap tayo sandali. Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Bakit alam mo ang pangalan ko? Prosecutor ako! Naiwan ko ID ko. Basta kailangan natin mag-usap. Ay! Ano ba ginagawa mo? Bitiwan mo siya. Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa trabaho. Anong trabaho? Wala nga akong trabaho eh. Sandali lang to. Ay! Sinaulo ka ba? Sir! Ano to? Pursahan mo siya isasama kahit ayaw niya? Bawal yan ha? Sino? Kilala mo ko? Wala akong kilalang ganyang pumorma. Okay. Mali ang interpretation mo sa forma kong to. Halika na, miss. Sumama ka na. Makulit ka talaga, no? Makulit ka nga talaga, sir! May kasama na yung babae, tapos gusto mo pang sumingit. Ano kaya yun? Patawa to. O ikaw, sumakay ka na ulit. Attorney, okay ka lang? Attorney! Ay... Ano ba itong pinasuot mo sa akin? Napagkamalan tuloy ako. Sabi mo, dala kita ng damit na hindi mo kang prosecutor. Yun yung babae ni Lee, di ba? Muntik ko nang mahuli. Hindi na makahintay si Mama. Hindi na tuloy napapansin na nasa kalsada pang kotse ng shorta niya. Kainis ka naman eh. Bakit bigla ka nalang tumigil sa pag-alik sa akin? Sorry na. Bababa na ako. Huwag ka na magtampo. Ano yan? Siguruhin mo itutuloy mo yan, eh? Bakit ba? Bumangga tayo? 2 minuto na lang ang hotel, sir. Baka gusto niya doon yun na lang ituloy yan. Bakit ba? Huwag ka nga nakikialam. Kung gusto namin itong gawin, wala kang magagawa. Ano ka mo? Alam niya marami pang paraan dyan para kumita ako ng pera. At hindi ako magsasakripisyo mabastos para sa konting barya. Kayo na lang ang mag-drive. At ako, sibat na ako. Sandali. Mag-drive ka na. Ayoko na. Kayo na lang. Sige na. 200 ang binabayad sa akin sa isang biyahe. 100 na lang to. Ano?
Ipinag-drive ko pa rin naman kayo mula sa bar hanggang dito. Bayad, huwag kang kuripot. Ang kapal naman ng mukha mo. Ayoko. Ayaw mo? Teka, wallet ko yan ah! Wow! Marami ka palang pere! Samahan mo na ng tip, ha? Joke lang. Sakto lang, mahirap na. Sa ang subway station kaya ako pwede magpalit ng damit ko. Nilalamig na talaga ako eh. Naku, nasaan ang cellphone ko? Paano ako matatawagan ito? Ganyan ka. Nagsiselos ka ba? Kanina mo pa tinatanong ang sponsor ko. Dahil marami akong pera at hindi mo na siya kailangan. Ay kasi may mga connection siya eh. Minsan nga pinauwi nila ako ng mga polis nung bigla akong nahuli. Pagkatapos, nung makita niya ako, binigyan pa niya ako ng maraming pera. Maraming pera? Sabi niyo ko naman daw ang kitain niya. Sa akin na rin yun. Napapasunod ko kasi si Mayor itong mga alaga niya. Minsan ba, nahuli mo siya? Excuse me. Yes? Sir, may naghahanap po sa inyong babae. Magkita daw po kayo sa parking lot. Naiwan niya raw yung phone niya sa kotse niyo. Ah, siya na naman. Walang ibang phone sa kotse ko. Ako yung driver na binayaran mo ng 100. Naiwan ko yung cellphone ko sa kotse mo. Sandali lang naman, please. Pagkatapos balikan mo na siya, please. Please ka dyan. Ay, sabi na nga ba't hindi ka kilala nun eh. Baka ireklamo pa ako. Malis ka na nga. Alis na. Pero nakita ko yung cellphone ko sa kotse niya dun eh. Kahit samahan mo pa ako, nandun talaga. Nakakainis yung lalaki yun ah. Hello, cellphone ko. Naku, may magpapadrive na ulit. Paano ko makakapaghanap buhay? Yung hospital. Nakita mo mismo yung palitan nila? Ay, hindi siya papayag ng ganon. Narinig ko lang. Magkano binigay niya? Million yun. Million? Ilang million? Isinulat niya eh. Sa notebook niya. Nakalab lahat yun. Para hindi niya malimutan. Mahirap na raw eh. Notebook? Ano yun? Kotse ko yun sa kanya. Babayaran ko kayo. Naubusan lang ako ngayon. Intindihin mo rin kami, Iya. Nakwe-question na kami ng administrators kung bakit kailangan operahan pa ang tulad niyang gulay at hindi na nagre-respond. Sumusuko na kami. Sumuko ka na rin. Hindi na ba tao ang turing niyo sa kanya? May cases na nagkakamalay ang tao pagkatapos ng coma. Paano kung ganun ang case ng papa ko? Hahayaan niyo na lang?
Dahil wala akong may pambayad ngayon. Nangangako ako magbabayad, Doc. Gawin niyo lang ang magagawa niyo. Iligtas niyo naman ang papa ko, please. Gawin niyo ang gusto niya, Doc. Binayaran ko na ang lahat ng expenses. Heto, cellphone mo. Teka, sandali lang! Sandali lang. Bakit mo ako tinulungan? Hindi kita tinulungan. Ayoko lang na may namamatay nang dahil sa akin. Utang na loob ko to. Pero babayaran kita. Ibigay mo lang account number mo. Hindi na kailangan. Bariya lang sa akin ang perang yon. Iisipin ko na lang na nag-abuloy ako sa isang nangangailangan. Aaminin ko. Pinaghihirapan ko kita ng pinagpapagamot ko sa papa ko. Pero hindi ako ganun kahirap para abuluyan mo. Pero marunong naman ako magpasalamat sa nakakatulong. Salamat, ha? Babayaran din kita. Hello, si Nana Kimito. Ha? Anong sinabi mo? Ha? Pumasa ako? Ha? Maraming salamat sa pagtawag mo! First, we sincerely welcome you to the Blue House. Pero, hindi ito ang oras para mag-relax dahil nakapasok na kayo sa presidential residence. Inaasahan namin ang galing nyo at hindi ang kayabangan. Tingnan mo nga naman, unang araw pa lang may nagpapakilala na kagad. Ano yung suot mo? Hindi naman ako bodyguard ah. So ano ka? Sabi nila, pumunta daw ako dito eh. Professor Lee! Nandito na pala kayo. Professor, yung manyakis na yan? Naroon mo sa kabilang building ang NSC, hinihintay na kayo ng team namin. Ah, kung gano'n ikaw yung galing sa MIT. MIT? Sandali. Miss 100? Ikaw nga! Isa ka ba ng bodyguard dito? Kaya naman pala mabilis ang kamay mo eh. Magkakilala kayo? Hindi po! Masyado bang mahirap? Yan bang naramdaman nyo bago nyo narating ang positions nyo? Samantalang at the age of 20, he already has a doctorate degree in network security systems in this 4G era. Isa ng professor, MIT graduate. He is Professor John Lee, a Korean resident. It's so nice to meet you all. Professor Lee? Yes? Welcome and good luck. Ah, thank you very much, sir. Now, everyone get back to work. Let's go! Move it! Professor, that's your table. Okay. Hi, ako si Anton Go. Hi, nice to meet you. 2 years na akong natrabaho dito. Kung susundin mo ang regulations at makasabihin ko sa'yo, hindi ka mahihirapan. Una mong gagawin, maaga kang umorder ng pang-midnight snack para may hahanda na agad sa labas siya i-deliver. Alam mo kung bakit?
bawal dito sa loob. Para sa security natin. Hindi ko kailangan umorder sa kanila. Wala akong planong mag-overtime sa trabaho. Ibig sabihin, ikaw lang hindi mag-overtime? Ano ba yan? Ipinapasa mo ang trabaho mo? Tigilan mo yan, Anton. Dahil ikaw lang ang gagawa niyan dito. Naiintindihan mo? Ikaw lang at wala nang iba. Naghahanap ka pa ng damay, ha? Hindi, sir. Pinapipili ko lang siya. Ano, sir? Hindi po kami pupunta sa camp? Hindi niyo na kami pinapayagan? May dapat muna kayong malaman. Magre-retake ng exam ang anak ng presidente next year. Sabihin nating kakaiba siya. Kahapon, dalawang empleyado ang nag-resign nang dahil sa kanya. Pero hindi naman siya ang gusto namin pagsilbihan eh, kundi ang presidente. Baguhan ka nga. Wala kang alam sa nangyayari. Wala kang choice sa ngayon. Ang sinasabi niyo kasi... Hindi gusto mong masusunod dito. Kapakanan ng presidente at ng pamilya ang dapat inuuna. By next year, pwede ko na kayong isabay sa newbies. Pero for 6 months, may internet-based training kayo. Sundan niyo ako. 1. I won't talk about what I hear or see. 1. I won't talk about what I hear or see. 2. I am a shield for bullets. 2. I am a shield... Shield for bullets. Ilang beses kitang tinex dahil hinihingi ko ang account number mo eh. Hindi ka naman sumasagot. Okay na nga eh. Huwag ka na mag-abala. Magagawin pa ako. Teka! Hindi madaling kalimutan ang 20,000 na inabuloy mo sa akin. Gusto kitang bayaran. Pero hulugan lang ha. Wala pa kasi akong cash eh. Akin na ang account number mo. Wala ka pa ng pera eh. Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Pati part-time? Bawal lang may ibang trabaho ah. Babayaran lang kita tapos wala na. Kaya please, huwag mo na ipagsabi, ha? Parang tingin ko may iba kang binabalak sa akin, ha? Sorry, hindi kita type. Manalamin ka nga. Nakakahiya ka. Ano? Akala niya type ko siya? Pwede ba? Ang National Security, ang Communications Group, ay lugar lang ng mga top doctorate individual sa buong bansa. Kaya huwag mo mamaliitin kahit sino dahil magagaling kami. Ha! Aray! Ang lakas naman! Pero ipinapaalala ko lang, malalakas sa mga bodyguard namin. Hindi kami basta nasisindak. Lalo na't nadagdagan pa kami ng isang magaling na empleyado. Hay! Malamang siya na yung pambato ninyo. Ibigay mo na ang account number mo! Makulit ka talaga, no? Gusto nga kitang bayaran eh! Ba't mo atigas sa ulo mo? Dahil dala mo yung ginamit para sa papa ko at siyang pinakamahalagang tao sa akin. Gusto kong ako ang gumagastos sa kanya. Ayokong gumagamit ng pera ng iba para pagalingin siya at hindi ako nanghihingi ng abuloy. Sige na kasi, ikaw na nga itong babayaran eh. Alam mo, mas makulit ka pa sa bata. Sige na! Ibibigay ko na! Huwag mo ko lolokohin, ha? Aw! Sakit! Alam ko naman sa pagiging bullet driver mo kukunin, yung ipambabayad mo sa akin ka na lang.
Ako na lang ipag-drive mo kahit saan ako pumunta. Sigurado pang kita mo. At sa tuwing may papagawa ako sa'yo, kikita ka at makakabayad ka sa akin. Gano'ng katagal? Nandiyan na. Pero kung ayaw mo, huwag na lang. Arte, saan ako pipirma? Baka mahirapan ka. Kahit mahirapan ako, makabayad lang sa'yo. Bahala ka. Kailangan na ba? Ngayon na. From MIT, Professor Johnny Lee. Siya po ang dark horse ng Communications Department. Napalita akong pinag-aagawan ka ng mga company sa US. Bakit lang dito ako sa Korea? May mamanahin po akong pera mula sa papa ko. Hindi problema ang pera. Kaya bakit sa ibang bansa ako pa ilalaan ng talents ko? Isa kang makabayan. Wala po akong panama sa president. Magaling. Kung ganun, alagaan mong mabuti ang communications ng bansa. I'll do my best, sir. Ito naman po ang mga bagong bodyguards, sina Nana Kim at Olga Shin. 24 years old si Kim, Judo Master Level 4. 24 years old din si Shin, Taekwondo Master Level 5. Ha? Ang sabi ko, ayoko ng bodyguards! Mr. President, on hold si Congressman Oscar Lee. Ah, okay. Matigas ang ulo ng anak ko, mahihirapan kayo. Pero alagaan niyo pa rin siya. Ituring niyo siyang kapamilya niyo. Pag may ginawang mali, parusahan niyo. Magtatrabaho po ako mabuti, Mr. President. Gagawin ko po ang lahat-lahat, sir. Good. May sumpong siya ngayon kasi bumagsak sa exam. Unawain niyo na lang, ha? Huwag kayong magsasubmit agad ng resignation letters, okay? Pwede ba yun? Yes, ma'am. So, Professor Lee? Dahil nag-aral ka sa United States, siguradong magaling ka sa English. Ang baba ng grades ko sa English. I-tutor mo ako, ha? Director, sasabihin mo na ba sa akin ang magiging assignments ko? Huh? Let's go. Kayong dalawa, pagbutihin nyo. Ang bastos tong isang yun, ha? Mga ate, sabihin nyo, binastos niya ako, no? Tutor talaga. Mas gugustuhin niya magturo ng English through body language. Body language? Tandaan mo yan, ha? Let's work hard, Nikki. Dahil bumagsak ka, sked mo, school bahay. Dali lang, di ba? Kung yun ang akala nyo, nagkakamali kayong dalawa. Huwag kayong masyadong pamilyar. Gusto niyo ipaintindi ko sa inyong trabaho niyo? Kumusta ang unang araw mo? Okay lang pa. Sabi nila, ang IT ng Blue House ang pinakamatindi sa buong mundo. Pero gusto ko munang malaman yung nakuha ko yung tukol kay Congressman Lee. Sa ngayon siya ang most celebrated congressman dahil marami siyang iba't ibang events, mga charity at kung ano-ano pa. Kaya dumadami ang supporters niya. Dahil siya ang chairman ng Construction and Transportation Committee, nababalita ang ibinibigay niya ang contract sa A1 dahil malaking sinusuhol nito. Ang sabi naman ng girlfriend niya, sinusuhulan din ng congressman pati ang local district offices. Corrupt na siya noon pang iniwan niya ang buong team namin. Unahin mo na siya. Bakit hindi ka makasagot? May gusto muna akong malaman, Papa. Sinabi niyo na lima ang kailangan kong itumba, hindi ba? Pero bakit si Congressman lang ang naririnig ko sa inyo? Dahil sigurado akong kasama siya dun sa limang utak. At ngayon, tayo namang lima ang kailangan lumimot nito. Kapag naitumba mo si Oscar Lee, lalabas din ang mga kasamahan niya noon. Hindi siya pwedeng pabayaan ang apat niyang kasama at yun ang aasahan natin para makilala sila. Kung ganun, bakit kailangan ko pa makapasok sa Blue House? Malalaman mo rin yan. May binubuo kong plano kung paano patutumbahin ang limang yan. Magtiwala ka lang. Kaya ko silang patumbahin na walang maghihinala. Marami akong alam na paraan. Sisiguruhin ko maghihirap sila at mapapahiya sa mga tao. Talaga?
Gawin mo kung ano iniisip mo sa unang target. Na-trace namin ang account ng Hay 1 Construction at pumasok ang deposit sa asawa ng executive aide. Ano, kinain mo yun? O baka si Congressman Oscar Lee ang kumain? Gaya ng sinabi ko sa iyo, ang perang yun ay pagkakautan ng Hay 1 Construction kay Congressman. Nakita mo na ang resibo at promissory note. Itong fake receipt at note na minadaling gawin? Na merong dates nung isang taon? Attorney, may tiwala kasi kami sa isa't isa kaya hindi kailangan naka-black and white lahat. Mr. Jiang? Stop operations on Hay 1. Then apply search warrant for Congressman Lee. Let's do this! Mr. Jiang, ako nang bahala kay Congressman! Sino may sabi gawin mo yan? Hindi mo kilala si Congressman Lee. Sir naman. Hindi mo siya aarestuhin. Paano niya tayo siseryosohin? Hindi ba dapat nakukulong ang mga tao na bubuhay lang sa suhol at nagpapanggap na may ginagawa sa bayan? Hindi ko mapapayagan yan. Kung talagang gusto mo siya igulong, maghanap ka muna ng ebidensya. Maraming manggagawa na ang mamatay dahil sa bulok nilang construction. Nawalan na makakain ng pamilya nila. Hindi pa ba? Maghanap ka muna ng ebidensya laban sa kanya! Isa pa, paano ka naging prosecutor kung ganyan ang mag-isip? Ha? Question ngayon ang executive aide ni Congressman Oscar Lee ng grupo ni Prosecutor Jiro Kim. Sa kasong panunuhol at paggamit ng pondo ng bayan sa pansariling kapakanan, ay makukuha kaming ebidensya na i-acknowledge ng korte para patunayan ang bintang namin. Parang nakita ko na siya. Mag-usap tayo sandali. Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Bakit alam mo ang pangalan ko? Makulit ka nga talaga, sir! Kaya pala niya gustong kausapin si Mindy. Lakas din ang pangamoy niya. Sino ka? Prosecutor Kim, Special Task Force. Dito, sir. Nakakatuwa ka pala talaga, Prosecutor Kim. Nagawa mo pa akong dalawin. Kilala kong ama mo. At naiinggit ako na nagkaroon siya ng anak na katulad mo. Hindi niyo pinansin ang summon ko. Kaya naisip kong dalawin kayo ng personal para tanungin. Wala naman akong legal obligation para sumagot sa mga itatanong mo sa akin, hindi ba? Alam mo ba na naabala mo na ako? Isa pa, hindi ko inaasahan ng ganitong pagbisita. Nagkakamali ka sa akin. Dahil alam mo ako, kumikilos lang ako ayon sa ikabubuti ng bayan ko. At yung mga nagbibintang sa akin, mga wala silang alam sa batas. Trabaho lang nilang guluhin ang utak ng iba. Kaya bakit ko sila iintindihan kung alam ko namang wala akong ginagawang masama sa mga nasasakupan ko? Kung sila ang basihan ng pagdalaw mo rito, nagkakamali ka. Kahit maganda ang intensyon, kung mali naman ang pamamaraan, hindi pa rin magtatagumpay. Ginagawa ko ang lahat ng alam kong tama. Para sa nasasakupan ko, kailan naging mali yun? Sabihin mo! Magkano ang parte nyo sa Hay 1 Construction? Dahil nakita namin ang ledger at hindi tugma ang dates at amount dun. Maraming nawawala. Aba, akalain mo yun. Nakapag-research ka na pala nang hindi ko nalalaman. Sa tingin mo, mapopromote ka ng ganyan? O wala kang pangarap? Mukhang mahihirapan kang maging isang ganap na attorney general sa pinapakita mong ugali. Para malaman mo, 40 taon na akong naging malapit na kaibigan ng ama mo. Kung sinasabi niyo naging malapit kayong kaibigan ni Papa ng 40 taon, ikinakahiya ko siya. Ano ka mo? Akala mo ba malinis ang Papa mo? Teka, sino nga? Security! Security!
Papa, gusto kong maging katulad mo. Isang tao na personal na mag-escort sa ating presidente. Pwede yung mangyari, di ba? Magiging magaling ako. Alam kong yun ang sasabihin niyo sa akin. Mama, huwag kang mag-alala. Hindi ko kalilimutan maglagay ng lip balm at moisturizer. Promise ko yan. Night-night. Hindi niyo kailangan ng driver ngayon? Sunshine Community Center. $10,000. Hi, have you ever been abroad? All right, who can answer? So we'll use present perfect to talk about our past experiences. Okay, class, you're done for today. Miss, kukunin ko lang yung notes ko. Ano ba kasing ginagawa mo? Sorry ah. Nashock ka ba? Hindi ka na ulit makakapanghiram sa akin. Kailangan ba talagang sobrang obvious? Ang father ko ang president at hindi ako! Nikki, sorry sa nangyari kanina. Hindi pa lang ako siguro sanay sa routine ko. Nung na-elect si Papa na president, in-expect ko na may mangyayaring ganito. Kaya tanggap ko nang wala akong friends. Ito nga pala, isuot nyo. May pupuntahan akong club, kaya magpalit din kayo. Ayoko magmukha kayong bodyguards doon. Basta ayoko lang ng obvious. Mamaya ha, mag-party tayo! Girl power! Woohoo! Teka, parang dating ikaw maraming sinasabi sa presidential daughter, ah. Pupunta lang ako sa ladies room, ah. Bandayan mo siya, ah. Nasa itsura niyang bigang tumatakas. Yes, ma'am! Sumama ka mamaya. Miss na kita, eh. Please? Parang hindi kaya yata busy kay Congressman. O sa mga kaibigan niya. Ay, alam mo ba? Nagpalit ng phone number si Congressman nang hindi mo lang sinasabi sa akin. Kaya break na kami. Ano? Break na kayo? Hmm. Bakit naman? Hindi ba yun naman ang gusto mong mangyari? Oo nga. Pero para mawawalan ka ng market value niyan eh. Nakakaulang gana yung ganun. Ano? Break na rin tayo ha? Napasobra yata. Hindi naman bagay sa akin na masyado makapal ang make-up. Nagpapatawa ka ba? Seryoso ba yan? Wala akong sabod makipaglokohan ha? Harapin mo nga ako. Hindi mo ako pwede iwan. Bakit ngayon ka lang? Na-traffic ka ba? Ah.
Jay, don't you get it? Break na tayo, tayo ako na sa'yo. Malabo pa ba yun? Go to hell. Kim Nana. Hoy, buhay ka pa? First time mo yata. Here. Bahit sa ginawa mo. Anong sinabi mo? Bayan. Basahin mo naman this time. 50 times na trabaho na ang katumbas niya. Bye. Masakit ba? Hindi ako magtataka kung magpapa-hospital ka pagkatapos niyan. Itong gamitin mo pang bayad. Agent Kim? Ha? Nawawala si Mickey? Wala rin siya sa CR? Oh, sige, hanapin natin siya. Hintayin mo ako dyan. Mauna na ako. Official duty to. Wala eh. Doon sa kabila eh. Miss Mindy! Ah! Oh! 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 Kinala kita! Okay ka lang? Sandali. I'm Jairo Kim from the prosecutor's office. Hindi ako call boy. Isa kang prosecutor? Totoo ba yan? Peke yata yung ID mo eh. Anong peke? Teka, ano namang trabaho mo ngayon? Bakit parang... Ah, ang shot ko ba? Nasa government operation ako. Hindi ko pwedeng ipagsabi. Government? Teka lang, police ka ba? Siyempre, secret din yun. May hinahanap lang akong tao. Sorry, maiwan na kita ha. Sandali. Tandaan mo ba yung babaeng pinag-drive mo nung isang gabi? Saan mo siya ibinaba? Mickey! Alam mo kung paano ko siya makukontak? Mickey! Mickey? Yan ba ang anak ng presidente? Ano? Paano mo nalaman? Nakita ko na siya noon. Doon siya pumunta. Pwede na yata. Tayo na. Sandali. Hindi kami kasama? Saan naman? Nagpapahangin lang kami. Let's go, girls! Thank you nga pala sa tip mo, ah. Kung di mo ako tinulungan sa paghahanap, baka masakit na ang ulo ko ngayon. Siya nga pala, may gusto kang makontak na babae. Baka gusto mo itanong sa shota niyang hilaw. Shota niyang hilaw? Nawala ba siya kagabi o hindi? Tumakas siya, sir. May commotion din daw sa school. Anong klaseng trabaho yan? Ano bang sabi ko? Kakaiba siya sa lahat. Hindi niyo ba naintindihan yun? Naintindihan namin, sir. Gawin niyo ang trabaho niyo nang walang naaabala. Bantayan niyo siya kahit na ayaw niya magbantay dahil yun ang hinihingi sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? May tumatawag sa'yo! Hindi, joke lang. Text message lang to. Salpahe talaga. Oh, ito. Ano ba to? Malamig na eh. Ganon? Baka gusto mo ipagdala pa kita ng microwave para painitan yan. Alam mong malayong office dito eh. Oh, tatakan mo na. Itago mo ang mga stamp, ako magtatago ng logbook. Usapan natin na bayad lahat ang gagawin ko para sa'yo ah. 200 stamps ang kailangan. Dinagdagan mo yata na stamps eh. Paano ko malalaman na hindi mo dinagdagan yung stamps? Kung nagdududa ka, ikaw na magtago ng logbook. Kahit gusto ko na matapos yan, hindi ko magagawang manloko ng tao. Gusto mo na palang matapos to eh.
Sana, tinanggap mo na yung bayad ko kahapon. Akala mo ba, pera lang ang nagpapaikot sa mundo? Baka naman, gusto mo mag-sorry dahil hinalikan mo ako. Hinalikan kita? Ano ka ba, bumebeso lang ako dahil nalit ka na dating sa usapan? Huwag mo nga akong pinaiikot! Nakaganti ka na sa akin, hindi ba? Kung makaarte ka, parang first time mo yun. Totoo? Talaga? Kaya ka nagagalit, no? First time mo? Bilisan mo na nga lang dyan. Pakasalbahin mo talaga. Kung magsa-shoulder throw ka, pupuntirihin mo ang kalaban sa kilikili. Ilalagay mo ngayon doon ang siko mo, pagkatapos luluhod ka. Pero isang tuhod lang, ha? Sabay hagis. Subukan ulit natin. Aray! Aray, training lang to. Ano ba? Dahan-dahan lang naman. Kung training lang to, bakit pang manyakis ang tingin mo? Nakakapag-init ka ng ulo, ha? Pang manyakis? Ang taas naman ang pangarap mo. Dapat nga natutuwa ka pa kung titignan man kita ng ganun. Aminin mo muna. First kiss mo, no? Di ba? Anong sabi mo? Mula ngayon, umayos ka na, ha? Hindi na kita bibiruin para matuto kang gumalang. Kung akala mo, matutuwa ako sa mga kinikilos mo. Nagkakamali ka. Naku! Naku, Professor Lee! Makakatayo ka ba? Nakita nyo, hindi ba? Ang galing ng pambato natin! Sino bang nag-sparring? Kasi mukhang nagkamali lang siya. Sumabit lang yung bindi ko sa kanya. Akala ko, sinadya mo talaga eh. Huwag ka na nga umarte dyan. Anong akala mo, umarte lang ako dito? Professor Lee! Nasaan na yung kasama mong babae? Anong number niya? Paano mo na lamang nandito ako? Hindi ko pwedeng sabihin para sa protection ng informant. Kung kukolektahin kong number na nakaka one night stand ko, baka kulangan na phone book ko. Ano? Ayaw ko na sa kanya kaya hindi ko na siya makikita. Ang kapal talaga ng mukha ng taong to. Pinatutunahin mo lang talagang salbahe ka. Bakit? Huwag mo sabihin type mo. Kakaiba rin ang taste mo, ah. Mr. Jairo Kim. Konektado siya sa congressmang iniimbestigaan ko ngayon. Hindi mo ba alam? Malay ko dyan. Yun lang ba? Good luck. Ay, saan ko nga hanapin ang babaeng yun? Sandali, miss! Anong nangyari sa'yo? Napatingnan mo na ba yan? Hindi pa eh. Wala kasing x-ray dito, kaya sa labas pa ako magpapatingin. Diyan ka lang. Kukunin ko ng sandali yung kotse ko. Sakay na! Ayoko! Akong dahilan yan, kaya ako magpapagamot. Bilis na! Ako nang bahala sa kanya. Sa bindi ko siya sumabit, kaya siya nagkaganyan. Ano pang hinihintay mo? Sa kanya na lang. Siya talaga kasi ang may gawa nito eh. Jean, huwag kayong bibili ng tinapay, ha? May pagkain mamaya sa Sunshine Community Center. Sunshine Community Center? Nurse, bakit hindi mo sila pinapayagang kumain ng tinapay? Eh kasi naman inaatake ng allergy ang batang yun kapag kumakain ng tinapay. Pati lalamunan namamaga, kaya nangihirapang huminga. Kaya inaatake ng hika. Kapag hindi mo pinaalala, gagawin niya kasi alam niya nasa welfare siya. Anong nasa welfare?
wala siyang bayad? Makikipagkwentuhan ka ba muna dyan? Wala naman sila sa welfare. Mali ang alam ng nurse na yun. Kilala mo yung bata? Oo. Sa baba lang ng apartment kami nakatira yung batang yun, kaya kilala ko. Teka! Sandali lang! Itigil mo muna! Bakit? Jean! Hindi ba sinabihan ka na huwag kang bibili ng tinapay? Jean! Habulin mo nga sila! Bilis! Patapon! Sige na! Hindi ba pinagbawalan na kayong kumain ng tinapay? Okay ka lang ba? Sige na. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tinapay ko! Tinapay ko! Ano nangyari sa'yo? Masyadong hayok sa pagkain niya kaya muntik na masagasaan. Wala kasi mga magulang na nagbabantay eh. Ha? Kaya nga pala kita biglang pinatawag ngayon. Para malaman mong magkakaroon ng changes sa staff district office. Alam mo na ba yun? Tulungan niyo ako. Kayo lang ang pwede kong asahan ngayon. Talaga? Akala ko, may iba ka nang inaasahan at pinupuntahan bukod pa sa akin eh. Pagkatapos mo makuha ang 3 billion grand na nakalaan para sa mga nagugutom na bata, nagbago ka na. Halos hindi na nga kita nararamdaman eh. Kasi, naging komplikado eh. May nagsampan ng kaso. Hindi raw sapat ang funds na naibigay. Nagdadahilan ka na lang. Alam mong may paraan para matapos yan eh. Siguruhin mo lang na magtutugma ang sinasabi natin dahil ayokong mahanapan ng butas. Nagawa mo na yan dati, di ba? Anong bago rito? Sige na. Rico, salamat sa pag-atid mo sa akin, ha? Ay, pwede ba? Tigilin mo na yung pag-aarte mo? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako! Nakakaya ba kami makakita sa atin? Ibaba mo! Sabi na ibaba mo ako eh! Hoy! Baka mahulog ako! Ano ka ba? Hoy! Baka mahulog ako! Grabe, ang init naman dito. Ano to? Graffiti mo? Height measurements ko. Lumipat kami dito nung 7 taon pa lang ako. Mula nun, buwan-buwan, sinusukat ni Papa ang pagtangkad ko. At wala siyang pinalampas kahit isang buwan. Baka naman gusto mo akong alukin ng maiinom sa pagbuhat ko sa'yo. Bisita ako eh. Nasaan ang mama mo? Huwag na nga. Ako na kukuha. Nagugutom na ako. May noodles ka ba? Hoy! Bakit basta ka nalang gaharap ng pagkain dyan? Meron pala eh. Gusto mo rin? Lutuin ko. Bango ah. Hoy, teka! Saan naman ang kimchi nyo? Dahan-dahan ang kuha! Nadudumihan ang mesa eh! Ano madudumihan? Madumi na eh!
Palitan mo na. Excuse me, no. May sentimental value yung tablecloth namin to. Mama ko ang gumawa niya at eksakto lang sa ginawang mesa ni Papa. Ay, di pag-uwi mo na lang siya ng isa pa. Sandali. Bakit parang maraming red stickers dito? Kung saan lang nakadikit eh. Hoy! Ano ba ginagawa mo? Sandali nga. Hindi mo ba talaga alam? Tatanong ko ba kung alam ko na? Nakita mo na si Papa sa hospital. 10 years na siya doon. Si Mama naman namatay sa isang aksidente. Kaya may mga red sticker yan dahil sabi ng bangko, property na daw nila yan at kukulin din nila. Buti na lang, may trabaho na ako ngayon. Kaya sigurado nang mababayaran ko na sila. Babawiin ko na lahat. Ate! Ate! Sino yun? Hinatake ng ate ko! Hindi siya makaya! Ano? Nasaan siya? Nurse, bigyan mo siya ng epinephrine. Apo. May asma ba siya? Hindi ko po alam, pero allergic daw siya sa tinapay. Kanina nakita ko siyang kumakain nun eh. She's in shock, kasi umaatake pa ang allergens. 40 over 70 ang dugo niya. At nasa 70% ang oxygen saturation. Ate Jane! Ate Jane! Ate! Kayo na po ang bahala sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Duro muna kayo. Ay, ano aros na? Nana, pwede na ba ako umalis? Ha? Bakit ba ako nandito? Hindi ko naman siya kilala eh. Nandito ka dahil sinaktan mo ang binti ko, kaya huwag kang magreklamo dyan. Ay, kainis. O ano? Nakita mo na kung ano nangyayari kapag hindi ka sumusunod sa matanda? Buti nandiyan ang kapatid mo. Alam mo namang bawal kinakain mo pa. Bakit ba ang kulit mo? Nagugutom na kami. Hindi naman kami makapagluto dahil wala kaming gas at tubig. Ano? Ang papa mo, ilang buwan na siyang hindi umuwi dito sa bahay. Kung gano'n wala kayong kasama dito? Grabe naman. Dapat pumunta kayo sa center para dun kumain ng kanin at hindi puro tinapay. Kapag pumunta kami rin para dun makikain, magtatawa kami ng mga kalaro namin. Tinapay na lang ang kakainin naming dalawa. Kesa mangingiat at tuksoy ng magkapatid na palubi. Nakakaiya. Kaya hindi kami mangingi sa kanila. Ayaw namin tawagin kaming palubi! Ano ko lang magkasakit? Kumawala mo kaya? Kung hindi mo ako na-aksidente kahapon, wala ka sa ospital na to. Kaya huwag ka rin nagre-reklamo dyan. Paano kung hindi magre-reklamo? Wala akong makita maganda babae. Isa pa, alam ko namang ginagamit mo na lang na dahilan na paa mo. At dapat may stamp din ako, ah. Sinabi sa amin ng staff niyo na idinagdag niyo raw sa listahan niyo yung mga bata noon natagpuan niyo silang gumagala sa lansangan. Pero hindi naman sila iniintindi, eh. Kasi wala dito in charge sa mga ganyang kaso, eh. Teka, sandali lang. Ano pangalan ng bata? Mga tagal Hong Jidong, Jin Song po at Don Jisong. Oh, ayon dito, nabibigyan naman palagi sila ng monthly allowance.
galing sa Sunshine Community Center. Sunshine Community Center? Kinukuha ng mga batang alawa sa Sunshine Building. Tignan mo to. Ito ang amount na binibigay sa kanila. $120 care of Sunshine Community. Mr. Shim. Tama ba to? Sabi dyan na ibigay ang allowance. Pero sabi niya wala naman daw natatanggap. Imposible yun. Baka naman pinasusugal ng mga bata yung pera. Tapos sasabihin walang natanggap. Ang sabi nila wala silang natatanggap na pera mula pa noon. Alam naman nating magaling magsinungaling ang mga bata ngayon. Huwag kayong maniwala. Minsan nga nakikita ko na puro video games ang inaatupag nila. Tapos magireklamong nagugutom sila. Mr. Shim, kung ikaw yun, pipiliin mo bang kumain o maglaro? Ano? Sino ka ba? Sino ka para magtanong? Sino ka para makialam dito? Ako? Nakikialam ako dahil may mali. Ilang bata ang nagugutom dahil sa inyo. Ngayon sagutin mo, bakit marami pa rin nagugutom na bata? Hindi ko alam yan. Teka lang, pinagbibintangan mo ba ako? Ikaw ang makakasagot niyan. Nagsasabi ka ba ng totoo? O may pinagtatakpan ka? Tarantado ka pala eh. Mr. Shim, pakicheck na lang po ang records niyo, baka lang may mali. Mag-CCR lang ako sandali, ah. Okay.